ng mga kahistoryan. Ako si Christina May and Bangayan at ngayong araw, babalikan natin ang mga kaganapan na nagbigay buhay sa ating kasaysayan. Sa paglalakbay ng panahon, may mga pangyayaring nagbukas tungo sa kalayaan ng ating bayan. Ngayon, tara't samahan ninyo ako at alamin ang kwento ng pag-aasa at pagtatag ng kasarinlan ng Pilipinas. Nagsimula ang ating kwento noong 19 ng Mayo, 1898, nang umuwi si Emilio Aguinaldo mula sa Hong Kong. Isang pagbabalik tanaw sa panahon ng pag-aalab at pagsisimula ng isang dakilang misyon. On May 28, 1898, Emilio Aguinaldo won the Battle of Alapan in Cavite. Because of that win at Alapan, they had celebrations in Cavite Puerto. It was then that the Philippine flag was first unfurled and displayed in celebration of our major victory. The Philippine flag was commissioned from Marcela Agoncillo together with her daughter Lorenza Agoncillo and Delfina Herbosa de Natividad. In various parts of the country, there were already towns where Filipinos were already fighting and freeing their own cities. Eventually, the other towns became independent and free from Spaniards. Hearing this kind of news of different victories and different news of how Filipinos were fighting for freedom, Emilio Aguinaldo had decided it was the right time for the proclamation of the Philippine independence. Ngunit, tulad ng bawat himagsikan, may kanya-kanyang pananaw at pangangatwiran ang mga tao. Bago magdeklara ng kasarinlan si Emilio Aguinaldo, siya muna ay lumapit kay Apolinario Mabini upang humingi ng payo. Ngunit, agad namang nangamba si Mabini dahil hindi sapat ang istruktura ng gabinete sa planong gobyerno ni Emilio Aguinaldo. Alam nyo, si Apolinario Mabini kasi ay kilala sa pagiging kritikal. Hindi siya agad-agad nagde-desisyon lalo na sa mga bagay na may malaking epekto. Gaya na lang ng plano ni Emilio na magdeklara ng kasarinlan ng Pilipinas. Kung iisipin nga, itong desisyon ni Aguinaldo ay delikado sapagkat wala tayong konkretong gobyerno at pamahalaan noong panahon na iyon. Ngunit, hindi naging hadlang si Mabini sa mga plano ni Emilio Aguinaldo. Hindi siya nagpatinag at pinagpatuloy niya ang kanyang plano para sa independensya ng Pilipinas. Hindi rin naging madali ang proseso ng pagdeklara ng kasarinlan ng Pilipinas. Pero hindi rin mag-isa sa laban si Emilio Aguinaldo. Isa sa hiningan niya ng tulong ay si Ambrosio Rianzales Bautista. Sa una, maraming naging hadlang sa ideya ni Emilio Aguinaldo. Katulad nila Manuel L. Quezon, isa si Quezon sa nagtanggol na sumanib ang mga Pilipino sa mga Amerikano. At si Felipe Agoncillo na nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa reforma ni Aguinaldo. Ngunit hindi ito naging balakid kay Emilio Aguinaldo. Mayroon din namang tumunong sa kanya noon at ito ay si Don Bosyong. Si Ambrosio Rianzales Bautista o Don Bosyong ay isang kilala at sikat na abogado noon dahil siya ay nagbibigay ng mga payong legal na libre para sa mga naaapi. At dahil sa tulong ni Ambrosio Bautista, naisulat ang Declaration of the Philippine Independence na isa sa ginamit bilang simbolo ng ating kalayaan sa mga Espanyol. Ang dokumentong Declaration of Philippine Independence ay naglalaman ng mahalaga at importanteng pahayag. Isa rito ay ang pagpapahayag sa kasarinlan, mga prinsipyo at karapatan, pangalan ng mga tagapagtatag, panawagan sa mga bansa at pagbibigay-pugay sa mga bayani. Masasabi rin talaga na buo ang suporta patungo sa kasarinlan ng Pilipinas noon.
dahil ito ay nilagdaan ng 98 na makapangyarihang tao. Ilan sa mga kilalang tao na lumagda ay sina Antonio Luna, Gregorio del Pilar, Pedro Paterno at marami pang iba. Hindi lang ang dokumentong ito ang nagbigay sa atin ng simbolo ng kalayaan. Isang halimbawa pa ng simbolo ay ang awit na ikinumisyon ni Emilio Aguinaldo kay Julian Felipe. Si Julian Felipe ay isang kilalang Pilipinong muskero at kompositor. Siya ay ipinanganak noong Enero 28, 1861 sa Cavite City. Ang sinulat na awit ni Juan Felipe ay pinamagatang Marcha Nacional Filipina o mas kilala sa tawag ngayon na Lupang Hinira. At dumating na nga ang araw. Noong June 12, 1898, ipinahayag ni Emilio Aguinaldo sa Cavite El Viejo ang kalayaan ng Pilipinas. Ang pangyayari ay pinangunahan ni Ambrosio Bautista sa pagbabasa ng Deklarasyon ng Kasarinlan. Sinundan naman ito ng musikal na pagtatanghal ng Marcha Nacional Filipina habang iwinawagayway ang pabansang Watawat. Kahit na hindi kinilala ng Espanya at Estados Unidos ang pagdeklara ng kasarinlan ng Pilipinas, ito ay hindi naging hadlang upang magsaya noon ang mga Pilipino. Noong panahon na iyon, ipinamalas ng mga Pilipino ang kanilang pagiging makabayan. Pagtapos ng pagdeklara ng kasarinlan ng Pilipinas, nabuo ang pamahalang sibil at maraming lalawigan ang naorganisa. At bago mag-ika-uno noong Agosto, ipinatawag naman ang lahat ng punong bayan sa iba't ibang gobyernong sibil sa Bacoor, Cavite. At dito, sa Bacoor, dito naman ginawa ang unang draft ng Act of Independence na pinangunahan ni Apolinario Mabini na pinirmahan ni Emilio Aguinaldo. Noong ika-uno ng Agosto 1898, itong Act of Independence naman ay ginamit din bilang simbolo ng kasarinlan at ito ay ibinigay sa gobyerno ng iba't ibang bansa. Kahit seremonya lamang ang nangyari sa kawit, iba pa rin ang sinsimbolo nito para sa mga Pilipino. Magmula sa Mactan hanggang Kawit at papunta sa EDSA, dito mo makikita na walang imposible kung sama-sama tayong lalaban. Walang makakatulong sa atin kung hindi tayo ring mga Pilipino. It serves a reminder of the sacrifices and struggles of our forefathers to attain freedom. Let this be an inspiration for all of us to continue what they fought for, and also a reminder of their selflessness to fight for our country. Let us always be reminded that the freedom we enjoy today is actually a legacy that we should cherish, both as privilege and a responsibility. While we have the privilege to think and act freely, we must take the responsibility to do what is just and right, to speak with honesty, and think with integrity. Tayo ay maging magiting, matatag, matapang, at higit sa lahat, tayo ay maging Pilipino. Ako po si Cristina May Enbangayan at ito ang ating Historia!